Totoo po ba na ang pag-inom po ng pineapple juice after ng isang hindi protektadong pakikipag-loving-loving ay nakakatulong para mapigilan ang pagbubuntis? Yan po ay tanong muli ni Sir Jeron Carlosi. Shoutout Sir Jeron, kumusta ka po? Ayan. So ano pong masasabi nyo mga ka-listeners? Totoo po ba na ang pag-inom po ng pineapple juice after ng pagtatalik ng walang proteksyon ay nakakatulong para mapigilan ang pagbubuntis? Paki-comment below po para malaman ko po ang inyong mga sagot. Well, Sir Jeron Carlosi, ang sagot ko po ay hindi. Ang pag-inom po ng pineapple juice ay hindi nakakatulong para mapigilan ang pagbubuntis. Hindi rin po ito isang uri ng birth control method. Ito po ay isang misconception. Yan po ay ilan sa mga paniniwala po ng iba na kailangan pong kumain ng ganito, kailangan mong uminom ng ganito para hindi ka mabuntis. Well, ang pag-inom po ng pineapple juice ay hindi po isang uri ng birth control method or pangpigil sa pagbubuntis ng isang babae. Well, anong gagawin namin, Ma'am Liz? Hindi pa kami handa ng asawa ko na magkaroon ng baby. So, ito po ah, the only reliable method para mapigilan ang pagbubuntis ay ang paggamit po ng mga pre-promote po ng Department of Health. Makikita po ito sa mga health center, sa mga clinic, sa mga hospital. Ito po yung mga condom, birth control pills, IUD, implant, at marami pang iba. So ano pong dapat inyong gawin? Magpakonsulta po kayo sa mga doktor po natin. Huwag na huwag nyo pong kaliligtaan yan. Para ma-interview po kayo, masabi po ninyo sa kanila yung mga preference po ninyo, matanong po ninyo sa kanila, sa mga doktor, kung ano yung babagay na birth control method para sa inyo. Dahil ang mga birth control method ay hindi para sa lahat ng babae. Kailangan muna ng interview, health history, kung para sa iyo ba ang isang birth control method or hindi. Well, tandaan po natin na ang pineapple juice, kahit anong juice, ay hindi po effective or reliable or maaasahan na makakatulong para mapigilan ang pagbubuntis. Huwag po kayong maniniwala sa sabi-sabi lamang ng iba, okay? And baka may mga nanonood po pala dito na mga bata, teenagers, mga single na wala pang asawa. Well, ang pagtatalik po ay inilaan lamang po sa mga mag-asawa. Okay po? Kung hindi pa po kayo kasal or mga bata pa po kayo, iwasan nyo po. Hindi pa po sa inyo ang pagtatalik. May panahon po para dito. Okay po? Ang pagtatalik po ay inilalaan lamang po ng Panginoong Diyos para sa mga mag-asawa. So kung hindi po kayo kasal at kayo nagtalik, isa po itong paggawa ng kasalanan. Okay po? Para sa mga bata ay mag-aral muna po kayo. Okay, maging maayos muna yung inyong pamumuhay, magsikap muna po tayo na magkaroon ng matatag na kabuhayan bago po tayo pumasok sa buhay may asawa. Lalong-lalo na bago po kayo magtalik dahil mahirap po ang tinatawag na unintended pregnancy, hindi planadong pagbubuntis. Ayan, maraming salamat po sa panonood. Kung nakatulong po sa inyong video ito, paki-like, share, and subscribe nyo naman po. At sa description ng video ito ay makikita nyo po yung mga playlist po ng tungkol sa sexual health, pagtigil sa sigarilyo, alak, bawal na gamot, at marami pang iba. Sana suportahan nyo po ang maliit ko pong channel. Pwede po kayong mag-join membership, magbigay po ng super chats, and sana i-share nyo po ang video ito para marami pa rin pong makinabang. Tandaan po natin, prevention is better than cure. Mas mainam na mamuhay po tayo ng matagal na walang iniindang karamdaman upang magamit po natin ang ating katawan sa paglilingkod sa ating kapwa, higit sa lahat sa ating pong Panginoong Diyos. Madalastas muna po tayo mga ka-listeners. Kayo po ba ay may mga asawa na or active sa larangan ng pakikipagniig? Kayo po ba ay nagkakaproblema sa pagpapatayo or pag-maintain na nakatayo si Manoy? Well, ito po ay tinatawag na erectile dysfunction. Pag meron ng mga lalaki po nito, nagdudulot po ito ng stress, pagbaba ng self-confidence, at problema sa mga mag-asawa. Lagi sila nag-aaway kasi hindi na fulfill yung tamang pakikipag-contact. Ang ED po ay nakakahiya talagang itanong sa mga kakilala, sa mga doktor, kaya marami ang dinagpapakonsulta. Pero alam niyo po ba na ito ay laganap sa mga kalalakihang, lalo na sa edad 40 hanggang 70 years old? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng erectile dysfunction, huwag po kayo mag-aalala dahil meron po isang kumpanya na tumutulong sa napakarami nating kababayan sa buong bansa para magkaroon ng lunas
stress dito. Ito po ang tinatawag na GoRocky. Tumutulong po sila para malunasan yung problema at magkaroon po kayo ng better sexual performance sa inyong mga partner. This is fully online, so huwag kayong mag-worry na pupunta pa kayo sa doktor, hihingi ng reseta, or bibili pa sa pharmacy. It is easy, affordable, and discreet. Hindi malalaman ng iba na kayo ay nag-order ng gamot. Ang gagawin niyo lang po para makakuha po kayo ng gamot ay i-click niyo muna yung link dito sa description ng video na to at sagutan niyo po yung 4-minute assessment. Pag nabasa po ito ng mga doktor at naaprubahan po kayo para mag-take ng gamot, okay, magbibigay ang doktor ng reseta at ang GoRocky na po ang bahala sa lahat. So ano pa pong hinihintay nyo? Click nyo na po yung link sa description ng video ito and get ready to go hard with GoRocky. Ay, marami salamat po kay Ma'am Liz. Liz Nurse Organist. Yan. Pakisuportahan po ang kanyang YouTube channel, mga ka-business naming minamahal! I-invite ko po kayo na pakibisita lang po yung aking YouTube channel, Listeners Organist po.